Concepcion. Naririyan na yan. Ano pa ang ating magagawa? Pero malaking kahiyang abutin natin kung sakalit si Makalam na nabit ka naging pangakay niya. At kung sakalit dumating si Roberto magaling sa Amerika, nasi ako pa namang ninanay sa kanyang mapag-asawa. Ano na lamang maging pakasal ng bata niya? Pag hindi niya kagustuhan yung pangyayari niya. Isip ng isang param para sa abutin natin lahat. Kuya, anong iniisip mong gawin? Sakay. Ay laban sa kalobang kong gagawin kong ito. Ito na harap ang gawin. Kuya! Kaya naabutin ko sakalit sumakalam na lamad lang yung naging kalakas. At kinakailang mawalas tahanan ito mo. Ikaw, Diyos ko! Sila sa iyon! Di ba dapat mong hindi mo nalalaman kung sino ang patlupa at lakas tangang ama? Maging anong uring tao si Antonio, ay hindi ang aking anakan siya dapat magdusa. Yan ang kasawian ko at nasa talaga akong mag-peace habang buhay. Sa akin ka dapat sumubo. Sa ikaw mabuti mo rin. Ano pa magiging pag-asa mo sa buhay kung sakalit malaman ng madla na ikaw isang dalagang may anak? Wala na po akong naangat sa buhay. Huwag yung sawin po. Huwag po ako'y panay na. Kaya dapat dapat pala. Ma, huwag ninyo ilayo sa akin ang aking anak. Para sa kabutihan mo rin ang gagawin ko. Mawiwi ka mo marahil. Na ako'y sa amang talang. At kinis, magpapinatan ang Ngayon ay naging isang babae kang palang dapat. Kaya, huwag mo kong pigilan. Ulit ako! Ang aking nikaya yung aking... Sukat na! Pag-iisan mo naman kami. Hindi mo samaang mga tao. Si Lisa, sakang dadalin ang aking anak. Ewan, kung paalit hindi pagkakatiwala ang bata, kung hindi sumabuting kamay. Kaya tumahimik ka na. Ay, mabuting kamay pa kaya na dapat tumingin sa akin, anak. Ako naman dapat tumingin sa akin, anak. Itay! Saan ninyo pintuan? Bakit ninyo layo sa akin, anak? Ano yun, Doon? Ako po'y isang mahirap. Wala po akong kaya pangbuhayin ng aking apo. Kaya ipinakikiusap ko sana sa inyo kung maaari ay anong punensya upang huwag mamatay ng gutom. Bakit po? Saan po naroon na ina ng tatay niya? Namatay po sa panganganak? Kaya po naroon. Wala pong asawa ang aking anak. Siya po'y kinaklaruan lamang ng isang bunang pusong lalaki. Kaya bakit iiwanan pa ninyo rito ang bata? Bakit hindi pati kayo matira na ako po'y kasalukuyang naninilbihan sa isang pinagkakautangan ko. At ang kwantang nautang ko ay siya kong nagugol sa libing ng aking anak. Kailan ninyo babalikan ang bata? Una ko po ay pala rin. At ang Diyos na ang bahalang gumanti sa inyo. Sa bagay na iyo, wala kayong aalalahanin. Sapagkat, ako'y totoong magustuhin sa mga bata. Salamat po. Ang pagkawang gawa ninyo sa batang yan ay hindi ko makakalimutan habang ako'y nabubuhay. Kalimit doon sa taong pinagliligin ang mga dalagat sa batang. Madali ka, tila alis na. Yun po bang taong yun? Oo, oh, yun nga. Madali ka, baka hindi mapuntan. Senyorita, hindi ko po yung nabuta. Hindi na bali. At yung mga bulag ka, saan na sa bahay? Thank you.
may kasaysayan. Tulad ng pinangyarihan nang tayo'y magdanaw. Ako lamang ay di mo pakinggan. Ngunit ang katotohanan di tayo'y minamahal. Sulira niya kung kaya hindi niya matanggap ang pag-ibig ni Roberto. Hindi niya malaman kung dapat o hindi dapat pagtapat kay Roberto. Ano ay nakaalam mo? Hindi niya dapat ipagtapat. Bibihira sa lalaki. Matatanggap ang isang babae ng may anak na maging asawa niya. At ilang bagay kung kaya hindi layo kung bata. Lama ako nagpapatang sigla at nagnanait pang mabuhay. Isa'y lamang sa akin sa
gagawin para sa anak na hindi ko malamang kung saan narulong. Bakit mo nagbanggitin ang iyong anak? Sa susaga, tutok mo ang aking pus. Magpalina, malapit na akong mamatay. Hindi ko pahalimut at kitang niya Luisa na kahit ang pagtingin ito papahal mo sa akin. Itay, kanilungkot ang niya sinasabi. Masakay kay Bertala. Hindi kayo mamamatay. Sinong may ibig na mamatay? Saludan, may isang anak na pinakamamahal ko ng labi sa buhay. Sadya kayo upang mamatay. Ibig kong makita niyong kaligayahan. Matapos, ay mamatay na ako. Kaya tahimik. Kaya ho. Alaala, magpahinga ka na at masumasayo masyadong nagsasalita. Thank you.
yung sulat na yan? Para kanino? Si Roberto. Sinasapag niya ang pupo sa iyo, anak? Bakit may pinagtapat? Makalano kaya hiya ang labas mo? At tuluyan kang mabigoy dyan sa ginawa mong yan. Bahala na siya. Sana ako ng permiso sa inyo upang makauwi sa amin. May sakit po ang aking anak eh. At kailan ang balik mo? Marahil po eh, bukas na lang gabi sinyo rito. Ikaw bahala. Bakit hindi ko lumakas? Uutang ko sana ako sa inyo ng kaunting halaga. Nawasan na ninyo sa aking sweldo. Ano po yung babawas ko sa sweldo mo? Sa na naubusan lahat ng kautang mo? Eh, ang ibig kong sabihin eh, sa susunod na sweldo. Ang magkano kailangan mo? 4 na kilo ang senyorito. O, sasampuin. Tsaka mo na ibalik sa akin ang sukli pagbalik mo. Salamat po, senyorito. Lalakad na po. Naroon si Faustina? Hindi, wala po ba sa bahay? Wala eh. Yang. Marahan din ako dadalawin ni Roberto kin. Ikaw kasi, pinagtapat mo sa kanyang lahat eh. Ewan ko rin, baka marami naman siyang gawain ngayon. Kung talagang tunay ang kanyang pagmamahal sa akin, ay hindi sapat na dahilan yun upang ako'y kanyang limuti. Marahan din na niya ako tunay ni ano nang umiisip ng batang ito. Kung hindi siya pumarito, dinayaan mo. Hindi lamang siya lalaki. Wala na pong ibang lalaki kung maaaring tanggapin na aking puso. Kung hindi siya, siya po lamang. Ay siya, Luisa. Kinusap ng aking kapalaran. Huwag kang mawawala ng pag-asa. At baka siya pumarito rin. Diyan ka muna, ha? Hanapin ko si Faustina. Hindi pa nakapagsasain eh. Opo. Magandang hapon po, Doña Luisa. Akala ko hindi ka nadarating. Si Magdalena hindi mapalagay eh. Saan po siya naroon? Saan sa halamanan. Punta mo na siya. Opo, yun muna kayo. Nalalaman mo lamang kung gaano ka kamahal sa akin. Ilang sala'y dadalawin mo ko ako. Ano kaya nagawa niya? Hindi kaya niya ako minamahal. Ay! Roberto, di yata't narinito ka? Kanina pa, Magdalena. Narinig ko lahat ang sinabi mo. May alinlangan ko pala sa akin pagmamahal. Ako'y walang alinglangan sa iyong pagmamahal. Ang naalala ko lamang, baka ikaw ay nagbago na. At ako'y limutin. Maaari ba kitang limutin? Ikaw na sinasamba ko ng higit sa lahat dito sa mundo. Sa lahat ng sandali, ikaw naman ang aking muli. Kahit kung papayag ka,
Pagbaba ng inyong luksa, ay haharap tayo sa damana. Sumasangayo ka ba? Hindi ka kaya magbago, Roberto, kung sakali tayo kasama. Hindi, Magdalena. Dapat ipagtapad natin ang bagay nito sa siya. Ba siya nga, kung gusto mo, ngayon din eh. Ayun na. Dalawang oras na ako dito, hindi mo pa ako sinasagot. Ipagtapad mo na sa akin ngayon kung ako yung iniibig ko, hindi. Iisipin ko muna, hindi pa kita masagot ngayon. Kailan pa? Ano pang iisipin mo? Matatanda na tayo at kukunti ng panahon nung nalalabi para sa atin. Mahirap na ang maksisi. Dahil nga sa katandaan natin ay tila kahiyahiya pang mag-asawa. Huli na tayo sa panahon. Aba, walang huli sa isang tulay na pag-ibig. Matatanda na nga tayo. Ngunit ang ating mga puso ay sariwa. Pagkat ikaw ay dalaga at ako naman ay binata. Lalong kahiyahiyang manatili tayo matatandang walang asawa. Bukas ka na bumalik, at saka mo na malalaman ang aking sagot. O, bakit bukas pa? Sige na. Anong pauna na ang ginagawa niyo rito? Anong oras na at hindi ko pa nakakapagsahay? At kayo, anong kailangan ninyo? Kanino kayo humingi ng pendulot upang makapasok dito? Wala po. Alam niyo, senyora, naparito po siya upang... Upang ano? Saan ang dahilan? Nakakahiya po, senyora. Senyora, ang totoo po, ay patagal na po akong lumiligaw sa kanya. At kaya ko na po siyang buhayin. Hindi ko na po siya patatrabahohin. At ako po naman ay may kaya sa buhay. May asyenda po ako at... Ako po ay patawarin na ng senyora. Ako po ay paalam na. Yan ka na, Pustina. Sino? Oh. Ano po yun, senyorito? Kala ko po may sakit ang anak ko. Meron nga po. Ngunit ngayon po wala na. Magaling na po siya. Ako po ay lalakad na senyorito. Kambala. Siya, meron kami pagtatapat sa inyo. Ano yun? Sabihin mo na. Alam ko na ang ibig ninyo sabihin. Na kayo eh... Siya nga po. Walang hiya ka! Manloloko! Bakit mo sinabi mong binata ka? Kayong may anak ka pala. Aba, dinahilan ko lamang sa Panginoon ko upang ako'y payagan makaalis. Ngunit ang totoo, talagang ako'y binata. Hindi ako naniniwala sa pinagsasabi mong yan. Kaya't mula ngayon, huwag ka nang tutuntong dito. Walang hiya. Walang hiyang buhay. Oh, nanampitay. Thank you.
may kasaysayan. Tulad ng silang yarihan nang tayo'y magdanang. Takot lamang ay di mo pakinggan. Ngunit ang katotohanan, kita'y minamahal. Pangalan ng iyong anak ni Tita. Kung gayon, alam ninyo kung saan naroon ang aking anak. Bakit hindi ninyo sinabi sa akin? Alam mo, nung namatay ang iyong ama, ibig ko na sanang ipagtapat sa iyo. Datapat ako'y nangamba na baka dahil doon ay madagdag ang pangyong sama ng loob. Kaya, inilihim ko na sa iyo. Dahil sanang kunin sa iyo ang bata ng iyong ama, Fran. At ang naging tigapag-alaga doon, ay nagnangalan daw Anday. Hindi ko lamang malaman kung sila'y nabubuhay pa ngayon. Kinakailangan na hanapin natin siya. Huwag sakaling buhay pa. Sayang lamang ang ating pagod. Sagkat, nagawa ko na ang lahat ng paraan ng paghanap. Ipanay nakabigongan lamang ang aking nakata. Kasama pa si Faustina na aming sadyain ang bahay na kanyang pinagdalhan doon. Datapat wala na sila roon. Kahit na, dapat nating hanapin siya. Huwag sakali tayo. Ikaw bahala. Magandang araw po, senyora. Magandang araw naman. Palimusan lang inyo ako. Salamat po. Walang anuman eh. Na nakikilalang Anday. Mayroon pa bang nasang hihiro kung nagsisay na pagbubuhay.
Akala humingi ng pamansin kay Sir. Puti, mahiga ka nang makapapay mata. Wala. Bueno, baba mo na ako. Bakit kaya pinintulutan niya makapanid siya, Antonio? Anong ibig sabihin ito? Diyos ko, baka hindi niya natanggap ang sulat ko. Antonio, ikaw na sana ang bahala magpapasaysay sa asawa ko. May karamdaman lamang eh. Wala ka alala ni Roberto. Siya, alis na ako. Tsaka na ako babalik. Ikaw ang bahala. Yan na. Diyos. Saan nahihilo ka pa ba? Hindi lang. Roberto, di yata't pinaintulutan mo makapanigid siya nito niya? At bakit hindi? Wala. Di bakit itinanong mo sa akin kung bakit pinaintulutan ko siya makapanigid dito kanina? Roberto, nasama ang aking katawan. Saka ko nasasabihin siya sa ibang araw. O ikaw ang bahala. Pagpahinga ka na kung naram. Hindi nga niya natanggap ang sulat ko. Bakit kaya? Hello? Ikaw ba si Magdalena? Oy, Magdalena. Ngayon din bumarito ka, ha? At may mahalagang bagay kang dapat malaman. Oo. Ngayon din, ha? O, paparito ka. Oh, Diyos. Ano ba sabi? Paparito mo siya? Paparito daw mo siya ngayon. Huwag pa yun. Kumusta ka, Magdalena? Alam kong ako yung kinasusuklaman. Subali, upang maputol ang kaligayahan mo sa piling ng iyong minamahal na asawa, ay minabuti kong makausap pa tungkol sa isang kasunduan. Anong kasunduan? Una, dahil sa ating anak. Ikalawa, dahil sa lihim na ito na hindi pa nalalaman ni Roberto. Ang mga bagay na ito ay hindi niya malalaman kailanman. Kung ako iyong bibigyan ng 5,000 piso lamang, upang guguling ko naman patungo Amerika. Napakalaki naman ang hinihingi ninyo. Lalong malaking halaga ang mawawala sa kaligayahan nila ni Roberto. Dapat ka mayasa sa sarili mo, Antonio. Ang akala mayasa natatakot akong magdusa. Alam ng Diyos na hindi ako nakulang kay Roberto. Kaya't nanaisin ko panlasapin ang kapahitan na aming buhay. Huwag lamang masunod ang kaitiman ng iyong buti. Ikaw ang bahala. Si Roberto ay matalik ng kaibigan. Kailangan malaman niya ito. Yan na kayo. Mga Antonio, sandali lamang. Mapo muna kayo sandali. Kakausapin ko aking pamangkino. Opo. Magdalena. Hindi ko sandali. Ikaw ang marunti. Sumali kang iyong anak na si Tita. Paano? Kung makita mo na at pagkatapos ay punin sa iyo ni Antonio. Isip-sipin mo mabuti. Baka ikaw yung nabibulaan mo lamang. Tiyang, ano ninyo pa siya? Ikaw rin lamang may sabi sa akin na hindi natanggap ang sulat ni Roberto. At kung sa ganang akin, ay dapat malihim ang bagay na yan. Ang mabuti, pagbigyan na natin si Antonio upang huwag makarating sa kalaman ni Roberto ang bagay na yan. At kinakailangan sa bibig mo manggaling ng pagtatapat at huwag kay Antonio. Alalahanin mo ang malaking bulong maaaring maidulog sa'yo. Pagkakataon, dumating sa kaalaman ni Roberto ang bagay niya.
bahala siya. At ang gulong-gulo ng aking isip. Kung gano'n, sasabihin ko na mga sa bata. Opo. Bukas namang Antonio, manalaman ninyo ang tiyap na sagot na aking pamangkin. Kayo po, Mas Sunil. Paalam na sa inyo. Adios po. Ay, Tiyang. Ano kaya magiging wakas ng aking kapangalan? Huwag kang mangambay, ha? Pabaya mo sa akin at makikita mo, maayos natin ang lahat. Sibuti ninyo, Tiyang. Tulungan naman tayo ni Barsala. May awa sa atin ang Diyos. Nga po humahanga sa batag ito eh. Ano po
pangalan mo, Ina? Ito po. Tita. Tia say ko si Tita? Opo. Bakit? Nakikilala po ba ninyo siya? Hindi ko pumasyak kung siya nga si Tita ang hinahanap namin. Pagkat, ay Diyos ko. Ang mabuti hihati na namin kayo sa inyong bahay upang makapagtanong naman ng mga mahalagang bagay. Maaari mo ba? Bakit po hindi? Ngunit bakit hindi pa ninyo dito sabihin sa akin? Pinagig po namin na kung maaari, ito na sa inyo. Tayo na po. Tuloy kayo. Tayo na ang bahala magpaamanin sa aming bahay na kung masyadong magulot, walang kaayos-ayos. Wala kayong alalahanin. Maupo kayo. Ano ba ang ating pag-uusapan? Nais po sana namin ipagtapat ninyo kung kayo nga ang tunay na ina ni Tita. Bakit po ninyo tinatanong? Bakit may anak ako na ng pangalan ay Tita rin, hindi pa siya nang mawalay sa akin. Baka nakakapangalan po lamang. Bakit ang tunay na ina ni Tita ay namatay na si Isilan sa maliwanag. Kaya't hindi maaaring siya inyong hinahanap. Hindi po ba may isang babaeng dala dito sa inyo na isang sanggol upang inyong alagaan? Meron nga po. Ano na ni Tita? At siya rin po nagsabi sa akin na namatay na ang ina ng bata. At nakiusap nga po sa akin na ampunin ko na raw sapagkat siya isang mahirap. Na nararamdaman lola niya, hindi po ba napaparito? Simula na iwanan ng bata. May apat na beses po lamang siya napunta doon sa aming bahay na inilusan. At simula na noon, mayroon na po yata ang 10 taon ngayon na nakararaan na hindi ko na siya nakita. Hanggang ngayon. Ano po ang pangalan na lola? Faustina po. Faustina? Walang iba. Siya ang aking anak. Kung gayon, kayo siya aling anday. Ako nga po. Tita, anak ko, lumapit ka sa akin. Ayoko, hindi ko kayo nakikilala. Ito ang tunay kong ina. Huwag kang matakot. Akong tunay mong ina. Lumapit ka sa akin. Hindi ako maring maniwala na kayo ina ng bata. Ano po inyong mga ibayan? Ang pangalan ninyo, ni Tita, at ng aming utusan si Faustina, ay sapat ng katibayan upang kayo maniwala sa amin. Kaya't sa loob na isang buwan ay kukunin na namin ang bata. Hindi siya maaaring kunin sa akin. At bakit hindi? Akong tunay na ina? Maging kayo na nga ang tunay na ina ni Tita, ay wala na kayong karapatan sa bata. Ang batang ito hindi na maaaring mahiwalay sa akin habang ako'y nabubuhay. May matweet kayo magdamdam. Alam kong mahal ninyo si Tita. At ako'y nagpapasalamat sa Diyos na kayo na pag-iwanan ng aming utusan. Ngunit, karapatan ng isang ina ang kininang kanyang anak sa palang araw. Ang pagkawalay sa akin ng bata ay laban sa kalooban ko. Inagaw sa akin ang aking ama. Pumawala sa amin tahanan ng aking anak. Nang malihim ang aking kasama. Nang mamatay ang aking ama, ay pinaghanap ko na siya hanggang ngayon. Dapat kayong maawa sa akin. Hindi ko siya kukunin ngayon, hindi siya ibang araw. Mahigit akong karapatan sa bata kaysa inyo. Pagkat ako nagpalaki. Nagtiis ako ng katapat-tapat ng hirap. Hanggang sa abutin ko ako sa mulubi. At saka ngayon na siya na lang ang aking tanging pag-asa sa buhay na ito. Isang kapan ninyo kukunin? Ngayon ninyo sa mabuting salitaan ay kinakailangan sa hukuman natin dali ng bagay na ito. Dali nyo. At ako naman nahahandang magtanggol. Hindi kailangan siyang. Alam ko magdudulot sa kanila. Hindi ka kaunting hirap.
Yung kukunin natin ang bata ng biglaan. Ano nga, Anday? Okay, magalit sa akin. At lana kong magdusa. Kung magdurugo ang iyong puso. Kita, anak ko, huwag kang magagalit sa akin. Okay, walang kasalanan. Ano ka? Bigyan mo isang anak na mo. Kailangan bigyan mo ko ng 2,000 piso. Hindi na ako maaaring magbigay pa. Talaga napakatabla ng imong ka. Kaya magkita na bigyan yung una ay dahil sa mga pasya na aking kya. Subalit ngayon ay wala ka na maasahan. Hindi maamin ang sarili ko. Ang paglilihim nito kay Roberto. Kaya lumayas ka ngayon din, walang ya. Magbabayad ka rin. Dapat talaga ako. Anong pasya niyo, Doña Luisa? At bakit? Anong akala mo? Naloko mo na kami noong nagdang araw ngayon ay magagawa mo pa rin? Hindi na. Ngayon din, ilumayas ka rin sa amin. Kayong bahala. Baka kayo magsisi. Gabino! Oo? Oh? Anong oras umalis sa senyora? Kanina pong umaga, mga... alas 9. Hindi ba sinabi sa'yo kung saan siya pupunta? Tila po sa bahay ng kanyang tiya. Ako yung alis, ha? Kung siya'y dumating at itanong ko saan ako nagkita, sabihin mong hinahanap ko siya. Opo, senyorita. Saan ako punta? Bakit ngayon ka lamang? Eh... Buenas. Lagi ka na lamang umalis ng bahay. Bibihira kita na nandito o pwede marating. Saan ka ba nagpupunta? Ayaw lang ako nagpupunta. Bakit? Ayaw mo ba ako malas ng bahay? Hindi sayang. Ibig kuidad lang kita rito. Okay, dumarating. Matalas, hindi ka na rito na nananghalil eh. Hindi mo sinasabi ko saan ka naroon. Hindi na maulit ang ganyan, Roberto. Kaya ako malit eh. Dahil sa nainip ako ng kantay sa iyo eh. Saan si Junior? Nasa itas. Marahil ay natutulog. Uy, alis muna at may kumpromiso ko. Kurarating ko lamang, alis ka na naman. Sandali lamang mo. Kang bahala. Kamusta ang bata? Hindi ba nag-iiyak? Ayaw mo na siya. Diyos na dakila. Bigyan ninyo ko ng lakas upang may pagtapat ko sa akin. Ang aking kapo. Huwag ninyo ipahintulot na makaiwala. Yan ang totoo, Roberto. Hindi ko sana na isugat ng iyong damdamin. Subalit, lalo mapipintasan mo kung mapalitanin pa sa iba. Hindi ko kalahing si Magdalena may pigdaan ng kasawian. Ang kinagagalit ko ay kung bakit hindi pigtapat sa akin bago kami kasal. At kung ako na sa katayuan mo, lalayasin ko siya. Salamat ng marami sa binalita mo sa akin yan. Diyan ka na, Antonio.
Roberto, ganyan ang tingin mo sa akin. Dapat mo malaman ang dahilan na ikaw ay hindi nararapat sa tahanan ito. Ngayon ay alam ko na lahat ang lingin mo. Wala kang pusong babae. Hindi mo malang itiyaktapat sa akin bago tayo kasal. Sino nagsabi sa iyo? Sino pa kung hindi siya Tonyo? Roberto, okay, walang tinatagong lingin. Ako'y sumulat sa iyo. Balit, hindi ko malamang bakit hindi mo natanggap. Sino maling? Bakit hindi mitinaw sa akin kung natanggap ko sulat mo? Kala mo yata'y maniniwala tapos sa iyo? Kaya't bukas na bukas ay inaasahan kung hindi kita makikita ito. Ay, titin mo? Roberto! Saan lang sasabihin mo sa akin at hindi ko maniniwala sa iyo? Dapat kitang pandirihan, kasutuwaman at sumpahan ang buhay. Walang turing! Ito! Huwag mo lapitan ang bata niya. Hindi kanya dapat makilala. Roberto, anong lapit mo naman? Hindi yata't matitis mo ang pagdasahan ko ngayon. Ang mga pangyayari, umuwi ka mo nga ako'y nakasala sa iyo. At hindi kita masisisi. Subalit, saksi ko ang langit na ako hindi nakulang sa'yo, Roberto. Sukat na! Ang bata niya ay manalamang makikita. Limutin mo na ako at ang bata, bakit inaari ka na aming patay. Diyos ko, tumawa ka sa akin. Ano nangyari sa'yo? Ay, Tiang. Bakit? Pagtapat mo sa'kin. Ano nangyari sa'yo? Dumating din ang araw na pinangangambahan ko. Sinumpa na ako ni Roberto. Hindi na ako marin tumuntun sa kanitahanan. Pagkat, nalaman din niya ang tungkol sa'king anak. Ikaw kasi, hindi mo binigyan muli ng salapi si Antonio. Kunang palang siya nasabi si Roberto. Kahit natin bigyan siya ng salapi, talagang malalaman din niya balang araw. Talaga ako'y namulat upang magdusa. Hindi lamang kasalanan sa Diyos ang magpakamatay. Marahil eh, malauna akong patay. Aba, Iha, may sagunin mo hindi mo dapat isipin ang tangkang yan. Magtiis ka. Paglabanan mo ang lahat ng kasabi ang dumadating sa iyo. At may wakas din ang lahat. Ang dalawang anak ko siya ko inaalala. Si Junior kung sakali lumaki. At hindi ako nagkikita. At hindi na naman ako kikilala ni Ina. Katulad ni Tita. Kaya, wala na akong hangat na mabuhay. Utong makulla sa pinanggayon. Kaya nabahala sa ating mga anak. Loko ang bata ito. Kung ano ang iniisip. Pagmuntip-tipin ang mga nangyayari sa iyo. At may awa din ang Diyos.
Kuyali doon pa sa Jensi, tita. Kung sakaling hindi ako magkabalik. Aba, baka kung ano ang iniisip mo. Huwag kayo mag-aalala siya. At doon ako magbabakasyon kung pumayag kang ina-inahan niya. Daddy kita, huwag na po. Ibig kong pagkibalitaan ninyo ang mga nangyayari sa banit. Roberto, ano ba sinero niya kung minsan ay dumadalaw kay Sosia? Sa kanya kayo magtanong. Ikaw ang bahala. Huwag ka sanang magtatagal doon. Ang gusto ko kung maaari madala mo dito si tita. Opo, hindi lang talagang nasa isip ko. Puno nga nga ba sa batang yun at laging napupuwet sa kaawin. Huwag ka makasakit ang kawawang anak ko. Maligayang Pasko, araw ng kasayahan at ang bawat tao. Maligayang Pasko, ang lahat magsusuhan sa dakilang araw na mundo higigat magtaan at nagagala ang puslang lahat. Ang bawat pasalamat ay dalang ni paglingan at asal siman laging ginagasal. Wag ng pagkaitan ng ligaya ng buhay. Mapaskan at nagagalak ang puso ng lahat. Ang bawat pasalamat ay dalangin paglinga. Pag-asa ng sino man laging dinadasal. Wag ng pagkaitan ng ligaya ng buhay. Ano na? Ganyan ako, linggalin mo anak ko. Magandang umaga po naman. Kamusta, tita? Magaling ka pala umawi. Ito para sa iyo. Naparito po ako upang ipag-iusap ulit. Nakukunin ko na si tita. At doon na po sa aming matitira. Alam naman ninyo na ako hindi mo kapag-iwari sa kanila. Sinamang ang tangi kong ligaya kasama sa buhay nito. Ako ang kanyang tunay na ina. Hindi kayo. Ang dugong nananalay tayo sa kanyang ugat ay sa akin. Sa mata ng tao ay kayo ang kanyang ina. Subalit, sa harap ng Diyos, ayoko. Halihanday, para ninyong awa, ibigay ninyo sa akin. Hindi ko po masasagot ang inyong kahilingan. Ipinaubaya kong kasagutan sa bata. At kung ano man ang kanyang magiging pasya, ayaw rin isang din sa kanyang ikaluligaya. Tita, anak ko, sasama ka ba sa akin? Sumama ka sa akin. Ako ang tunay mong ina. Sinagalagala mo ito. Kung talaga kayo ang aking ina, bakit hindi ako pinabayaan? Bakit hindi ako sa inyo lumaki? Siya ang tunay mong ina. Kaya't ibig kong malaman kung sino sa aming dalawa ang pipiliin mong makasama. Sa kanya o sa akin. Sumagot ka, Ina. Huwag kang matakot. Kung ayaw mo na sa akin, ay sa kanya ka na sumama. Tabayan mo na ako manatili dito, nag-iisa. Ina, ayaw ko mahiwalay sa inyo. Bakit mahal na mahal ko kayo? Hindi ko mahiwalay sa akin kung ayaw mo ito.
naririnig na ninyo ang kapasyahan ng bata. Opo. Yamanin din ako mahal ng aking anak. Ay pinakikiusap ko muli kung maaari ako manatili dito. Kanilang araw. Kayo pong masusunod. Tita, lumapit ka sa iyo din. Mahal kong anak. May katwiran kang magkumiwalay sa'yong kinikilala, ina. Ngunit, tatawagin rin sana ako ng ina. Ano? Papa. Anak ko. Balik ka. Bakit kaya ako sila? Maiwan ko. Pahingyan ka na, baka ako sa dumin eh. Ma! Mukha ko malis. Pinatawag ka eh. Senyora? Narito na po. Kumusta ang bata? May sakit po. May sakit? Opo. May ilang araw na sakit ng bata? May apat na araw na po yata, senyora. Kaya balisan-balisan ang senyorito. Postina, hindi na mo nahihanda ngayon din ang auto, tapos ngayon din alis. Opo, senyora. Bawa buhay ay may kasaysayan tulad ng pinangyarihan nang tayo'y magsalang at takot lamang ay di mo pakinggan ngunit ang katotohanan di ka'y minamahal. Salamat, ha? Magdalena!
siya. Si Junior ay may sakit. Diyos ko. Kaya ta? Oo, oh, kaya ta kong naparito upang mabatid mo. At ibig ko rin malaman kung ikaw sasama sa akin. Sasama ko ngayon. Hanggang bukas ng gabi, malalaman natin kung may pag-asa mo. Para, Doktor, kung ulitin ang paglipan. Kung ano man ang mangyari, ay tawagin ninyo. Huwag ninyong aalisin ang bulsa de hielo sa ulo. Diyan na kayo. Alamang ko, pinagbabawalan mo ako pumalik. Subalit dahil sa akin, anak na may karamdaman, ay nangasa ko po makita. Hindi. Hindi mo siya rin kailangan makita. Ngayon na, lumahas ka! Maawa ka sa akin. Alam ko, malubang ating anak. Pag hindi ko siya magdalaman naman. Sinabi ko sa'yo, lumahas ka eh. Hindi kita maaari yung payagang makita mo siya. Ikaw ay patay na sa aming dalawa. Roberto! Ako may karapatan sa mingin sa akin, anak. At hindi mo papayagan makita ko siya. Hindi ka na naawa sa akin. Utang ano? Ayaw na kitang makita rito. Sulong, lumayas ka! Baka hindi ko magpagpigil, mapagbuhatan lang kita ng kamay. Roberto! Sulong! Hindi ka na naawa. Nalala ko, Roberto. Paano nga rin? Sisiya mo rin ang inyong pagparusa sa akin. Anak, ang ibang maaaring sinuyo sa kanya kung hindi ako. Inikral ako inyong pagkat. Ngunit, hanggang kong magduling ninyo. Hindi ko matatanggap ang kahit anong halaga ibibigay niyo sa akin. Hindi ko may pagpapalit ang pagmamahal sa salapit. Umayag kayo sa hindi, ay kukunin ko ang bata. At kung sino man ang umadlang sa akin dito, ay makapangama. Kayo na yung bata mo. Hindi ninyo ako marikulit. Kapag ninyo ako kasama sa inyo. Hindi ka susama sa iyo, mama? Hindi ko lamang kayo nakita. Hindi ko kayo, ma. Ano? Huwag niyo kasar ang aking anak. Yung iyong anak, dapat kayo maiwa. Kayo ang dapat maiwa. Pagkatapos na iwanan ninyo ang bata sa gitna ng hirap at pakikibaga sa buhay. At ngayon, malaki isibig pa ninyo. Ng bata. Nasa kamena ni Basala ang bata. Ang ibig niya sabihin ay, patay na?
naku. Sana-sanat ang mga pangyayari, Roberto. Sa takot kung baka kung nalaman mo ang kanyang kasawian, ay magbago ka na at imutin mo siya. Kaya hindi ko na pinadala ang sulat na yan. Ngayon ko naliwanag ang lahat. Kung akala niya inatanggap ko ang sulat niya. Kaya't nang makita niya si Antonio dito, ay nagtaka siya kung bakit pinapanipang siya. Hindi siya nakulang sa akin. Nang malaman niyang hindi mo natanggap ang sulat na yan, ay naghari na sa kanyang pangambang baka siya pagbigaan ng isang maliling lang. Kaya, minabuti na niya ang paglilihim. Salamat na lamang at nakita kong sulat na yan. At kung hindi, marahil hindi ka maniniwala sa kanya. Ang totoo, nung pamang kayo bago ipasala, ibig na niya ipagtatag sa'yo. Datapat akong humadlang. Sa pagkaalala ko na, yan ang naipangako ko sa kanyang ama. Na kung maaari, ilihim ang bago. Ano kaya si Naronian? Parahin lang sa kanyang anak. Dapat mo siyang hanapin. Siya nga, Roberto. Dapat mo siyang hanapin sapagkat siya walang kasalanan. At ilan sana matutuwa siya. Ano po naman niya? Pupunta rin po siya sa libingan upang dalawin ang kanya. Kung sakaling hindi namin siya makita, at bumalik dito, pakisabi lamang ninyo, ibig siyang makuwasap sa aming kama. Opo, sasabihin ko po. Ngunit, sino po ba sila at nang masabi ko sa kanya kung sino? Sabihin niyo, Roberto po. Maasahan ninyo. Naalis na. Dahil manuari gumamit kayo, Adras. Maraming kong salamat. Itaan mo. Kaya kayo, alingan tayo. Opo. Halos na kami. Hindi na ba sila? Konti na lamang ito. Lingay ninyo mga aking mga. Junior, mahal ko. Naririto ko ninyo. Naging ka na sa mga. Mahulang sino man ang mama. Inyong kapatid. At hindi nilang kinikilala ninyo. Hindi tatagal. Tayo mo. Magdalena. Roberto. Kinikilala ko ang katagilan ng puso ko. At kaya sisisihan ko ang aking mga kalpitan sa'yo. Roberto, kaya ako pinatatawad mo na? Kanan alam mo ako isang babae, may manong kitang kahapon. Huwag mo nang gunitay ng bukas ng kahapon. Pagkat nilimot ko ng lahat. Ang dapat nyo ating tignan na yun, ang ating paligaya ng harap. Pagkadakila mo, Roberto. Yan. Alam mo, Roberto, kaya na ako na pa rin ito. Ang dahil kay Magdalena. Bakit? Ano yan? Alam mo, lagi siyang pumapunta sa bahay at dumadaing sa akin na wala daw siyang mapagpunan.
Walang tingin sa akin, hindi panay siya lapi. Ibig ko sana, bigyan mo ako ng 1,000 piso upang ibigay ko sa kanya. At yan ang halagang hinihingi niya sa akin. Isa siyang inarong? Sa aking bahay. Talagang walang tingin. Talaga? At ang mabuti, bigyan mo na ng salapi upang makalayo. Roberto, bakit nandito yung walang yan yan? Bakit naparit? Upang gumawa ng panibagong sigalo sa ating dalawa. Talaga napakawalang yamo. Uminang ka po talaga. Antonio, ikaw ay tinuring kong isang kaibigan at pinakatiwalaan ko ng labis. Bagamat ikaw ang naging sanhi ng kasawian ni Magdalena, eh hindi kita paghihigantihan. Sapagat yun yung mga pangyayari noong una na hindi ko pa siya asawa. Tatapat ngayon, kapag ikaw ay nakangat, nasira ang kaligayahan ng aking tahanan, ay sinusumpa ko sa iyong papapahama ka. Kaya't utang na love, buwaba ka na ngayon dito. At huwag ka nang uling makabalik. Sayang, hindi ninyo ko makikita. Hindi, Pali. Makikita kita sa ibang araw. Ina, bakit kayo umiiyak? May sakit pa yata kayo, hindi na ako lalakad. Walang ano man ang sakit ko ito. Sumama ka na sa kanila. At baka kamahuli. Lalapad mo kami ila. Oo. Diba niyo mayroon ng tubig? Hindi na ho. Bawat tao, sa
isang araw na buong daigdigan, siligaya kahit sino, malika niyang Pasko. Kayo po ba ang inkargado ng mga bata? Opo. Meron ba't matawag sa telepono buhat sa inyong probinsya? Masamaan kayo? Umuwi kami ngayon din. Ano pong sabi? Malupa ba ang aking ina? Hindi naman. Narinig ko eh. Tayo na pong umuwi. Oo. Magkaalam ka muna sa may bahay. Opo. Konduktor, kaawa-awang bata. Pakatat na nating patay na si Andan. Kailangan natin luyagat. Ganun na. Hindi ng mga tao, ulitin niyo inyong nawi. Sige na, tita. Paundakan mo na sila. Sandali po lamang. Ano yun? Tumatay na ako inyo. Siya nga ba? Oo, narinig na niya. Tayo na pong muwi. Misa na lamang, Iha. Sige na, Iha. Malikayang Pasko, araw ng kasayahan. Kailangan uwi natin ngayon din. Sama ko. Roberto, tayo na. Yan, kayo nang bala sa mga bisita. Ila, para ko iniwan na ninyo ako. Nanday, bakit? Ano nangyari sa inyo? Mabuti at pumarito kayo. Mabuti tumakoy ng magkama. Tita. Salamat at naabutan mo pa akong buhay. Hindi na magtatagal. At tayo magkakahuli na. Salamat at kasama mo rin. Yung ina. Dapat mo na siyang mahal. Natulad ang pamahal sa akin. Ako hindi matulay na ina. Kahit niya, mahal pa rin kayo sa akin. Sagit ko na naman. Sige na, tita.
Yan, Dan. Ang inyong pagtingin at pagmamahal kay Tita. Magkamanin din niyo siya, anak. Ay tulad si San Tunay na din. Tito. Mahal ko. Magpapakabait ka sana habang buhay. Niya kong pabayaan. Anak ko. Ang gawa ng ilang paraan upang maligtas ang akin. Oo, huwag ka mag-ala. Wala po ko namang gagamot. Wala ko ba? Kailangan ilusin natin sa Maynila. Tulungan niya po. Bakit hindi? At ako ay nagpapasalamat.